Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel here at Dave Tasituber. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Anong oras ka man na nanonood ng video na ito. So for today's video is pag-uusapan po natin ngayon itong isyong kumakalat sa social media, which is itong nag-leak ng mga scandalous pictures ni Marlo Arizala na mas kilala natin sa pangalang Xander Ford, na siya namang pinagkakaguluhan ngayon ng mga netizen. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Hit the notification bell para ma-update ka sa aking every upload. At kung gusto mo makipagkaibigan sa akin, i-follow mo na ako sa aking mga social media accounts. Samot-saring mga opinion ngayon na nagsilabasan sa mga social media dahil nga doon sa nag-leak ng mga scandalous pictures ni Xander Ford, na ika nga ng iba is hindi daw katanggap-tanggap. Bilang isang tao na naging involbado sa ganitong uri ng issue, is kailangan mo rin namang sagutin yung mga tanong ng tao base doon sa isyong kumakalat tungkol sa'yo. So dahil nga dito is agad namang rumest back itong si Xander Ford at kanyang mariing itinanggi na hindi nga daw siya yung tao doon sa mismong videong kumakalat or doon sa picture na siya nagsilipa na ngayon sa social media, especially doon sa Facebook. So base nga doon sa kanyang live streaming, so kanyang mariing itinanggi na hindi nga daw siya yung tao doon sa mismong video dahil daw sa mga malaking bagay na hindi nila pagkakahabig nito kung pagbabasehan raw ang kanilang skin color and skin type. So dahil yung taong nasa video na iyon is makinis daw ang balat, na kung ika-compare sa kanya is meron naman daw siyang maraming pores and wrinkles sa mukha. Dagdag pa nito, isang natural brows raw ng lalaki doon sa mismong video, na kung iko-compare natin ulit sa kanya, inamin nga naman ni Xander Ford na ang kilay niya raw ay made of tattoo and hindi po yun totoo. Sinabi nga rin ni Xander Ford na sa halip raw nagawan siya ng mga isyong hindi naman totoo at hindi katanggap-tanggap. Bakit daw di natin subukan pag-pray ang ating bansa na sana mawala na itong pandemyang ating nararanasan ngayon. Dagdag pa nito is kung ayaw raw ng tao sa kanya is hindi niya naman daw ito pinipilit na gustuhin siya. So all of those people is free daw na i-unsubscribe o i-unfollow siya kung ayaw sa kanya. Dahil ika nga niya, ine-expose niya ang kanyang sarili sa social media para daw sa business and para matulungan niya ang kanyang pamilya. Bago raw siya husgahan, is kilalanin muna ang tunay niyang pagkatao. Ikilala lang po daw siya ng tao dun sa kanyang panlabas na kanyuan at kung ano ang pagkakakilala natin kay Xander Ford sa social media at hindi pa natin daw siya lubusang kilala. Dagdag po nito na kung sino raw po yung taong nagkakalat ng mga videos and mga scandalous pictures na yon is naway patulugin daw po siya nito ng kanyang konsensya. Hindi niya na raw dapat intindihin ang mga bagay na ito dahil meron pa siyang mga malalaking priority na kailangan niyang intindihin, and ika nga niya is si Lord na lang daw po yung bahala sa mga taong yon. Totoo man o hindi ang isyong kumakalat na ito is deserve pa rin ni Xander Ford na respetuhin nating mga tao. Hindi man natin kayang respetuhin siya base dun sa kanyang panlabas na kanyuan at sa kanyang mga ginagawa, is deserve niya pa rin respetuhin bilang isang tao. Sabihin man nating marami man siyang mga nagawang mali or meron man siyang ginawang hindi katanggap-tanggap, pero wala po tayong karapatang taong husgahan siya bilang isang tao rin po. Kung ang Diyos ay nakayang patawarin tayong mga tao, tayo pa kayang mga tao is hindi marunong magpatawad sa ating kapwa-tao. So kung gusto nyo pong panoorin ang naging sagot ni Xander Ford sa isyong kumakalat ngayon, so just click the link description below at ilalagay ko po dyan yung link ng video ng naging sagot niya. Lagi po nating pakatandaan, bilang isang tao, matuto po tayong magpatawad sa ating kapwa-tao. Dahil yun ay higit na mas nakakasaya at nakakagalak kung ating paiiralin sa mabuting pamamaraan ng ating puso't damdamin. So that's ends our video for today's vlog. Again and again and again, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, please click subscribe button. Yes, now na, bago ka umalis sa video na ito. Hit the notification bell para ma-update ka sa aking every uploads. And see you on my next vlog. Bye-bye guys, I love you all. Mwah.